Hindi alintana ni Corazon isang person with disability at kanyang kaibigan si Adelaida ang distansya at init ng panahon. Kasama sila sa higit 200 residente ng General Trias sa Cavite na nagtungo sa covered court na ito para makinig at makita ng personal ang mga napupusuang kandidato na sina Mayor Isko Moreno Dumagoso at Dr. Willie Ong. Iba kasi makikita sa TV lang eh, kasama sa personal. Kasi pag nakita mo yung isang tao sa personal, doon mo kasi yan malalaman eh. Natutuong tao siya. Matatag at mababait si Isko. Maganda ang patagaran ni Isko Moreno. Lahat na mga yung nakukuha ng mga senior, yung mga sagamot, ganun. Sana magkaganun din dito. Kasabay ng ikalawang araw ng pag-iikot ng Aksyon Demokratiko sa lalawigan, ang 36th na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Dumagoso, hindi dapat limutin ng taong bayan ang sakripisyo ng mga Pilipinong sumali sa revolusyon na nagpatalsik sa isang diktador. Ang nagbibigay ng kapangyarihan sa leader ay tao. At tao din ang babawi nito. Yan ang ibig sabihin ng people power. So nagawa dati, nakopya sa mundo, anytime pwedeng mangyari kapag ang kapangyarihang ibinigay sa isang tao ay inabuso niya. Dapat din anyang palagutin ang mga gumawa ng pang-aabuso at krimen bago pa ang People Power Revolution. While it is true, habang totoo na gusto natin mamuhay sa kasalukuyan at magsama-sama, magkaisa, to work together, to build back better, huwag rin naman natin ikikipit-balikat yung mga nag-abuso at namerwisyo ng kanyang mamamayan. Kung sila ay may mga akusasyon o merong mga kaso, dapat we as a state must pursue those cases to give justice to the victims. Samantala, nanawagan si Dumagoso sa gobyerno na maging handa sa epekto sa presyo ng mga bilihin ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hindi lang gas ang magiging problema natin or krudo. Isa sa pinakamalaking producer ng wheat na gumagawa ng harina ay ang Ukraine. So expect na ang harina tataas din. Pagtaas ang harina, kawawa na naman yung mahihirap nating kababayan. At kung papalarin sa halalan, Filipino First anya ang kanyang magiging polisiya sa ganitong mga pangyayari. Unang-unang policy is iligtas ko yung mga Pilipino doon. Mamamayan muna before anything else. Buhay muna ng mga Pilipino na OFW sa abroad ang mahalaga sa akin. Sa kampanya kanina, muling nakasama ng partido si Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong. Kahapon, inanunsyong kasama na sa senatorial lineup ng Moreno-Ong tandem si dating Agrarian Reform Secretary John Castriciones. Pero hindi si Ong, kundi si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang sinusuportahan ni Castriciones sa pagka-vice-presidente. Iginagalang naman umano ito ni Ong. Kung gusto niyo ako, thank you. Pag din niyo ako gusto, thank you din. Wala naman problema. Total, pag nakasakit kayo, ako naman hahanapin niyo. Hindi pa nagtatapos dito ang pangangampanya ng Aksyon Demokratiko sa Cavite na ikalawa sa vote-rich provinces sa bansa. Babalik pa raw dito ang partido para ikuti naman ang mga bayan at lungsod na hindi pa nila napupuntahan. Bianca Dava, ABS-CBN News, Cavite.